lamang nabili ko yesterday, March 26, 2021. And medyo talagang nag-stress buying ako. To be honest, kaya medyo hindi rin tayo naging consistent uploading videos lately. So medyo stress from work and syempre sa situation natin right now. So ito ay mga bunga ng aking stress. So, i-share ko sa inyo guys, and if you're interested to know the plans I bought yesterday, just keep on watching. Unahin natin sa plant haul na ito, yung nabili natin kay Ate Nene's Garden. Bali, bago kasi tayo pumunta kay Ate Nene's Garden, bumalik tayo kay Inay and Ate Tess Garden sa Pulong Bunga silang Cavite. Binalikan natin yung isang Birkin ni Mami kasi binili ko yung mother-in-law ko ng Birkin. And dumaretso naman tayo kay Ate Nene's Garden. Kasi nung nakita ko siyang nagla-live dun sa kanyang Facebook page, nakita ko tong Ormani. So sobrang lush niya na, sobrang lago. Ayan, ganyan siya kalaki. Ang dami-dami. And wala pa kasi ako nito. So kinuha natin 'yan sa kanya. $7.50 ang benta niya nito. So 'yan, nag-iisa lang siya doon kaya binalikan ko talaga siya, guys. So again, this is Syngonium Ormani. Next, we have the Syngonium Three Kings na nabili ko kay Ate Nene ng 500 pesos. So, meron ako nito, pero kasi iba pa rin yung itsura niya. Mas mahaba siya compared dun sa meron ako. Pakita ko sa inyo kung ano yung meron ako. So, ito yung side by side nung meron akong Three Kings and then yung Three Kings na nabili ko kay Ate Nene. Ito medyo mahaba eh. Ito parang mga short lang yung leaves niya. Pero mas marami yung pagka-green. So, ito mas marami pa yung white. So, sunod naman natin yung Syngonium pa din. Ito naman galing kay Ate Rebecca to, na ibinigay niya sa akin ng 50 pesos lang. Hindi ko alam guys yung ID nito, pero Syngonium din to. Kung meron nakakaalam sa inyo kung ano yung exact ID ng Syngonium na to, please comment it down below. So another one na nabili natin kay Ate Nene is this Potos na Silvery Ann, na hindi kayo maniniwala kasi nakuha ko lang siya ng 200 pesos. Medyo kasi mahal ang Silvery Ann. Cuttings niya lang to kaya nabenta niya ng mas mura. And last but not the least, dun sa nabili natin kay Ate Nene's Garden ay itong Philodendron Imbe na binenta lang niya sa akin for 100 pesos. Malit lang yung kinuha ko guys kasi naman niya naman. Maliit lang din yung garden natin. So yan, meron na siyang pasuloy doon sa gitna. Nakaganyan lang din yung cuttings niya. So yan, that's 100 pesos. Bali, ang lahat ng nabili ko kay Ate Nene is 1,550 plus the 50 pesos from Ate Rebecca's garden. So next na binili natin, nung nagpunta naman tayo kay Ate Perla's garden, is this bunch. So, first of which is yung pabili muna sa akin ng katrabaho, which is the Calathea Dotti, na sobrang laki nito and sobrang lush. And then, this Makoyana. Ayan, may Makoyana. So, ang laki nito guys, sobrang laki niya. Sobrang lush. And then, itong Birkin, Philodendron Birkin na 350 din. So, meron din si Ate Perla na Philodendron Birkin na 350. So, ayan. Ganda. Tapos, meron na rin siyang tumutubo dun. And, parang ang mga tumutubo ng bagong dahon dito ay talagang mga ganto na yung variegation. So, last na pinuntahan natin is yung garden ni Doy's Garden. So, nakita ko tong Picharacane. Picharacane yung tawag nila dito. Ito nga ba yung fortune plant? Hindi ako sure kung ito yung money tree or ano. Basta yung tawag nila, Pichara. Ang benta nila nito sa Doy's Garden is 160 pesos lang. Ang mura, di ba guys? Tapos ang tangkad niya na, oh.
Ang ganda ng form na pinili ko, medyo talagang diretso lang siya. And then, next na binili ko is this photos na sleeping photos. Ito yung Shangri-La, ang tinatawag na variety. So, for 3 leaves, 500. Medyo mahal talaga yung sleeping photos, guys. Pakita ko sa inyo yung isang sleeping photos ko na iba yung variety, kaya kinuha ko din to. Ito, guys, yung aking dalawang magkaibang sleeping photos. So, nalaman ko doon sa Philippine Photos na Facebook page na magkaiba pala yun. Akala ko, variegated lang talaga yung tawag dito. Variegated na sleeping photos and then ito yung ordinary na Shangri-La. Yan pala, sa sleeping photos, meron pa rin magkaibang variety. Which is, ito yung Shangri-La and then yung variegated, ang tawag doon ay sunshine. Ayun, tama, sunshine. So, ito yung Shangri-La na sleeping photos. And then, ito naman yung sunshine na sleeping photos. Ito naman yung binili natin kay Ate Tess Magno before na 1,000 pesos. For 3 leaves lang yung nakuha ko. Ngayon, 5 na sila. So, medyo talagang mabagal yung pagdami talaga pagka medyo rare. So, yan. Medyo nadadry yung dulo. Pero okay naman siya. Kasi dumadami naman siya. Hindi lang sila ganun kahilig sa parating dilig. Basta moist lang yung potting mix, okay na sila. So, yan. So, last na binili natin kay Doy is this bell pot. Yung pinakamalaki nila. 10 yung binili natin. Ang isa kasi nag-worth ng 13 pesos. So, 130 pesos lahat to. And kaya ako bumili nito, guys, kasi marami na akong cactus na kailangan na nila ng repotting. So, ang sunod natin kailangan bilhin is yung potting mix ko for my cacti. Hindi ko na kayo naisama nung ako yung nag-plan shopping kasi it's really a time for me to focus on what I really want, so hindi ako makakapag-vlog during that time. I take it as my personal shopping experience and medyo gusto kong ma-feel yung talagang pamimili, kaya hindi ko na kayo naisama. So I hope na-enjoy nyo itong aking mini haul ng aking mga napamili because of my stress from the past weeks na nag 50% off workforce and then nag 30% workforce, pero syempre ang ating trabaho ay hindi pa rin naapektuhan ng ganong cut off ng manpower. So ayan, na-release ko na yung aking stress, kaya lately mapapansin nyo nabawasan yung ating pag-upload. Hindi ako naging ganong ka-consistent last week na makapag-upload ng Mondays, Wednesdays and Fridays every 6:30. So, just bear with me, guys. Babalik yung regular programming natin soon. Alright, guys. That's it for this vlog. Sana nagustuhan nyo yung mga pinakita kong pinamili kong halaman. Mostly Syngonium, yung talagang favorite ko. And yung aking mga basis for choosing the plants that I wanted to buy. Yung syempre, yung aking garden area. Kailangan kasya siya doon. May budget. I have a budget. And syempre yung aking preferred na talagang fit sa aking lifestyle, yung talagang hindi mahilig magpadilig kasi medyo busy tayo, so hindi natin kayang i-maintain yung mga plants na talagang medyo demanding sa watering and attention. Thank you for watching. I hope all is well with you na mga nanonood sa akin. Stay safe, guys, and God bless.